Tawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso at isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog po tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong magtiis kami ng kusang pagpapakasakit upang kagalingan ay aming makamit. Loobin mong kami ay makapagpigil sa pagkakasala upang ang kalooban namin makaganap ng iyong mga utos sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Panginoon, dakila at makapangyarihang Diyos na laging tapat na umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Nagkasala po kami, nagpakasama kami at sumaway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang, at sa buong bayan. Panginoon, ikaw ay laging matuwid at kami ay laging nasa kasamaan tulad ngayon. Ang buong Huda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat, pati ang mga tinapon mo sa iba't ibang dako dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po, ang aming mga hari, pinuno at ang aming mga magulang ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagsanggalang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin na iyong mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin.
Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Huwag mong parusahan kaming mga anak na pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kami nagkasala'y patawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli, dinggin mo ang daing. Sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Pagpupuring lagi't pasasalamat sa iyong pangalan. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Magsitayo ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umaakay. Sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, maging mahabagin kayo, gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayong panahon po ng Kwaresma, hindi lamang natin pinapalalim ang ating buhay panalangin, buhay pag-aayuno, at buhay pagkakawanggawa, kundi kinikilala din natin ang ating Diyos na dakila sa kanyang awa, habag, at pagmamahal
sa kabila ng ating napakadaming mga pagkukulang at mga kasalanan. At ngayong panahon ng Kwaresma, alam ko po, ramdam na ramdam natin ang awa at habag ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Ito rin ang pinakatema at buod ng ating Ebanghelyo sa araw na ito. Tinuturuan tayo na maging maawain tulad ng pagiging maawain ng Diyos Ama, hindi lamang sa iilan, kung hindi ang kanyang habag para sa lahat. Huwag tayong magparusa upang hindi tayo parusahan ng Diyos. Magpatawad tayo upang tayo rin patawarin ng Diyos sa ating mga pagkakasala. Magbigay tayo upang tayo din ay bigyan ng Diyos. Kung mapapansin po ninyo, kung ano ang ginawa natin sa iba, ay siya ring gagawin ng Diyos sa atin. At kung tayo ay gumagawa ng mga mabubuti at kalugod-lugod sa Diyos, ang naghihintay sa atin ay ang kanyang siksik, liglig, at umaapaw na mga biyaya at pagpapala. Dito, masasabi nating itinuturo ni Jesus sa mga tao ang tungkol sa pagmamahal sa lahat. Pagmamahal na walang pinipiling edad, walang pinipiling kasarian at estado sa buhay. At ang pagmamahal na ito ay ang siyang lunas sa lahat ng kasakiman at kasamaan ng mundo. Kaya naman tampok sa ating unang pagbasa ang panalangin ni Propeta Daniel. Kinikilala niya ang ating Panginoong Diyos bilang Diyos na punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng awa at habag. Siya ay nanalangin para sa bayang Israel na tinapon sa pagkakaalipin sa Babylonia. At maliwanag kay Propeta Daniel na nangyari ito sa hindi matapat na pamumuhay ng mga tao, lalong-lalo na ang mga prinsipe, ang mga saserdote, at ang mga hari ng Huda. Dahil dito, siya ay humiling sa Diyos ng awa at pagpapatawad. Dahil alam niya na ang kapwa na niya ay nagbabalik loob at nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. At dahil sa pagpapakumbabang ginawang ito ng mga tao, hindi sila nabigo. Pinatawad sila ng Diyos. Ipinadama ng Diyos ang kanyang awa at habag. Mga kapatid kay Kristo, at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan, walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Diyos basta buong puso tayong nagsisisi at humihingi ng kapatawaran. Uulitin ko po, marami po sa inyo ang nagdududa. Pagkatapos ninyong humingi ng tawad o magkumpisal, lagi pa ninyong babalikan ang pare. Father, totoo bang kaya pa akong patawarin ng Diyos sa napakadami kong pagkakasala? Tatandaan po natin, maliwanag po dapat na walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Diyos. Basta buong puso tayong nagsisisi at tunay ang paghingi natin ng kapatawaran. Hindi kailanman mauubos ang awa at habag ng Diyos. Lagi siyang naghihintay sa atin upang magbalik loob. Ngunit kung magiging matigas ang ating mga puso at hindi tayo susunod
sa kanyang kalooban. Masasayang ang biyaya niyang habag at awa na nakalaan para sa ating lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, huwag nating sayangin ang pagkakataon na maramdaman natin ang awa at habag ng Diyos. Ngayong panahon ng Kwaresma, magsisi tayo sa ating mga kasalanan at buong pusong magbalik loob. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na mabait at mahabagin, nagpapagaling at nagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Sa bawat panalangin, ang ating itutugon, Panginoong mahabagin, padaluin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Panginoong mahabagin, padaluin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang simbahan naway magpatupad ng kanyang tungkuling magpagaling at magpatawad. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpakita ng kalinga at malasakit para sa mga dukha at api. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Atinawang makita ang ating sariling mga pagkakamali at iwasang humusga sa mga pagkakamali ng iba. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang mga may sakit, mga nangungulila at may kapansanan, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Maawaing Ama, ang mga panalangin at kahilingang idinudulog namin sa iyo ay nagpapahayag ng aming pangangailangan at pag-asa. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko. Pagkat aking iniibig, sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, tumihingi ng patawad mo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming pakiusap na kami lumaya sa pagkakasangkot sa masama upang makapaghain kami ng paglilingkod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo
upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y pabalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama
ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakadami naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Sa Panginoon ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya.
upang kagandahan niya aking pagmamasdan. At do'y humingi sa kanya ng patnubay sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoon ay ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang buong ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Sa pag-inom ng sino man sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Sa pag-inom ng sino man sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikalawang Lenten Recollection sa darating na March 7, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang ating tagapagsalita ay si Reverend Father Robert Arellano, LRMS, ang ating parochial vicar. Maraming salamat po. Pinapaalalahan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangi sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pakikinabang ay siya nawang magdulot ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami makasalo sa ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan
Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.